And amen. Ating basahin ang scripture natin sa gabing ito, mga kapatid. First Timothy. Chapter 2. Yung binasa ko po noong nakarang Wednesday ay ang verse 5 lang. At ngayong gabi ay idadagdag natin ang verse 6. Starting at verse 5, 1 Timothy chapter 2, verse 5. Sabi dito, "For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus." In verse 6, "Who gave himself a ransom for all to be testified in due time." Sa Tagalog nga, verse 5. Usahin natin sa Tagalog. "Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus." In verse 6. "Na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan." Ang Diyos magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita, sabihin natin amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So tayo po ay magpapatuloy sa naiwan nating paksa o hindi natin na natapos na paksa nung nakaraang Wednesday. Same pa rin po yung topic natin, yung title natin, The Between of Man's Life. Pero may subtitle po tayo ngayon na punta tayo sa PowerPoint natin, Sir Mary Ann. May maikli po akong PowerPoint presentation. Punta tayo sa slide 3. Yan. So may subtitle po tayo na The Choice of Life and Death. Ang pagpili ng buhay o ng kamatayan. At yung words na yan, mga kapatid, na The Choice of Life and Death, ay mababasa ninyo yan mismo sa KJV ninyo, sa mga Bible natin, sa aklat ng Deuteronomy. Punta tayo sa first slide. At kung meron kayong mga Bible app sa inyong gadget, cellphone, tablet, laptop, may title yan. Ang pinaka-title mismo ng konteksto ng mga verses na yan, nababasahin natin from verse 15 to 20, ay The Choice of Life and Death. Pwede mong ipakita, Sir Mary Ann, punta ka doon sa e-sword natin para magkaroon ng idea yung mga magbabasa at gustong magbasa. So sa ganyang paraan ay magkakaroon tayo ng idea, mga kapatid, about sa igit pang pagkaunawa sa Bible. May tinatawag po kasing teksto, konteksto. Pag sinabing teksto, yan yung mga verses. Pero kapag sinabing konteksto, yan ay binubuo ng ilang mga talata, minsan chapter pa, para makuha yung, ibig sabihin, yung thoughts, yung mensahe. So kung pupunta tayo sa KJV natin, sa e-sword natin, yan ay may title. So nasusundan ba, Mr. Mary Ann? Yan. So, yan po yung title mismo sa Biblia, mga kapatid. So, hindi ko na binago pa. Yan yung naging subtopic natin na sabi diyan, The Choice of Life and Death. Basahin natin from verse 11, verse 15, punta tayo sa PowerPoint natin, Sir Mary Ann, para mas malaking makita natin. I hope malaki na nakikita nyo, mga kapatid. Sabi sa verse 15, doon sa PowerPoint natin. Yeah, sabi sa verse 15, see, ito'y ang Panginoong Diyos, mga kapatid, ito'y kanyang salita. Na sabi diyan, see, I have set before thee this day life and good, and death and evil. And that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in His ways, and to keep His commandments, and His statutes, and His judgment, that thou mayest live and multiply. And the Lord thy God shall bless thee in the land
whither thou goest to possess it. So ito po yung panahon na pinagsasabihan ng Panginoon ang bayan ni Israel through Moses habang sila ay nasa ilang, they are in sanctification process, na nais ng Panginoon na ang mga Israelita ay makarating sa promised land, mga kapatid. Makross nila ang River Jordan, ang matawid nila, ang ilog ng Jordan. At ito ay panahon na ang Israel ay andun na. Binubuo sila ng 12 tribo, pero sa halamanan ng Eden, ang unang tumanggap ng commandment, first commandment, ay si Adan. So ito ay bansa na, mga kapatid. Ang unang tumanggap ng commandment, si Adan, sa halamanan ng Eden. Wala pang Israel noon, wala pang Gentiles, only Adan. At pagdating dito sa binabasa natin, another commandment ng Panginoong Diyos at ang kanyang pinagsasabihan na dito ay hindi isang tao, hindi lamang si Moses, kundi ang bayan na po ng Israel. Pero same thought ang naroon. Kung ano yung utos ng Panginoon kay Adan ay siyang utos pa rin sa bayan ng Israel, must pinalinaw lang ng Panginoong Diyos. Kasi doon sa halamanan ng Eden, medyo matalinghaga pa. Diba? Mahiwaga yung commandment ng Panginoong Diyos sa tao na sabi ng Panginoon, mamaya babasahin natin, si Adan ay malayang makakakain. Ibig sabihin, that's blessing, that's life, eternal life. Malayang makakain ni Adan, magagawa ni Adan ang lahat ng mga bagay na mabuti sa halamanan ng Eden, pero may ipinagbawal ang Diyos na huwag kanin. At yun ay ang kamatayan, ang sumpa. So dito ay nilinaw lang ng Panginoong Diyos. Nagkaroon lang ng sabihin natin ng panibagong pakikipag-covenant ang Panginoon. At hindi na to sa isang tao lamang, kundi sa bayan na po ng Israel. Sabi sa verse 17, but if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shall be drawn away and worship other gods and serve them. Verse 18. Slide. I denounce unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the lands whither thou passest over Jordan to go to possess it. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death. So, my choices, mga mahal kong kapatid. Ito'y programa ng Panginoong Diyos. Ito ay nandun na kay Adan. Nilinaw lang at inulit ng Panginoon sa bayang Israel na merong buhay at kamatayan. Na bagamat ang tao ay nasa kamatayan na talaga, mamamatay na si Moses, mamamatay ang mga Israelita sapagkat corrupt na ang tao, pero kahit papaano ay may biyaya ang Diyos. Pwedeng tumagal ang buhay ng tao, humaba pa ang buhay ng tao. Pwedeng maging kagaya ka ni Enoch, ni Elijah, di ba? Na hindi makakaranas ng kamatayan kung masusunod mo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga si Enoch, di ba, na-rapture si Enoch, hindi niya naranasan ng kamatayan sapagkat sabi doon, Enoch, walk with God and please Him. And even Elijah, mga mahal kong kapatid, naranasan nila ang rapture at sa mga huling araw, may mga taong hindi rin mamamatay sa physical. At ang mararanasan nila ay ang pagbabago na po ng katawang mula sa korupsyon tungo sa incorruption. Pwedeng humaba ang buhay ng tao kapag sinusunod ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya nga yung panglimang utos, di ba? Ano yung panglimang utos? Kung ang isang tao ay magiging magalang sa kanyang mga magulang, di ba? Kung ang mga tao, ang mga anak ay magiging masunurin sa mga magulang, sabi doon, papahabain ng Diyos ang buhay. So, ito'y choices ng tao. Ito'y pagpili ng tao. At dito, may exercise yung tinatawag na free will, mga mahal kong kapatid. Yung tinatawag, pag sinabi pong free will, kalayaan ng taong pumili kung ano ang gusto niya. So that's part of the program of God. Nang likhain po ng Diyos ang tao, nang andun si Adan, nang andyan na po yung bayang Israel, nais ng Diyos na doon sa program niya ay ma-exercise yung free will. At ang control ay ibinigay ng Diyos sa tao.
Bagamat ang life and death, ang blessing and cursing ay nandyan sa programa. When God created all things, when God created men, mga mahal kong kapatid, yung programa ng Diyos, andun na po yung tinatawag na liwanag at dilim. Andun na po yung light and darkness. Kaya nga sa verse 1, di ba? Verse 2, verse 3, nagkaroon ng divide, ng division. Hinati ng Diyos, nagkaroon ng liwanag at gabi or dilim. Pero in spiritual realm, meron na pong tinatawag na darkness. Di ba? Ang sabi ng Isaiah, God created both the light and darkness and good and evil. Di ba? Pero hindi po nilikha ng Diyos ang mga hinirang niya ang mga tao para iparanas sa kanila ang mga evil things. God programmed that, God put that in the universe, the evil forces, the darkness. Pero nasa tao po ang pagpapasya kung tutungtong siya doon sa kadiliman o hindi. Di ba sabi ng Panginoon sa John chapter 3, nung pumunta siya dito, siya ang ilaw, siya ang liwanag, siya ang buhay. Pero ang nakakalungkot, ito ang desisyon ng mga tao. Mas pinipili ng mga taong nandun sa dilim kaysa pumunta sa liwanag. Pero yung mga tao na tinanggap ang Panginoon, John chapter 5, ano sabi doon? Hallelujah, yung mga sumampalataya sa Panginoon, sabi ng scripture, sa tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, sila ay inilipat mula sa kamatayan, sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Amen. Kaya nga, di ba, ang John 3:16, napakalinaw, sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him, di ba, choices, pagpili, that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life. Kaya tingnan nyo, mga mahal kong kapatid, ang mga makasalanang tao. Yung mga unbeliever, nakaprogram sila sa kamatayan, sa total separation. Ang final destination nila ay a lake of fire. Pero bakit nararanasan din nila ang kabutihan? Bakit nai-exercise din nila ang mga bagay na mabuti? Sapagkat doon sa tinatawag na free will, pwedeng matikman ito ng mga unbeliever. Lahat pwedeng makinabang, ang Diyos ay fair. Nang ilagay niya ang both good and evil, ito po ay equal, both the unbeliever and believer. May mga tao pong hindi predestinado na makapunta sa paraiso ng Diyos na nakakaranas ng kabutihan ngayon, ng pagiging mabuti. Di ba? Na mas mabuti pa nga sa atin. Nakakaranas sila ng, sabihin natin, ng mga bagay na blessing mula sa Panginoon. Ang mga hari nung unang panahon nakaranas ng blessing ng mga hari na kaaway ng Israel. So ito ay dahil sa kanilang pagpapasya, even Buddha. Si Buddha ay kinikilalang the enlightened one ng mga Budismo, ng bansang Thailand, ng China. At itong si Buddha, mga mahal kong kapatid, talagang namuhay ng napakabuti, napakaayos. Kaya nga siya yung gustong tularan ng mga naniniwala sa kanya. Ang dami pong mga kilalang mga taong mabuti na umukit sa kasaysayan. Di ba? Pero ang nakakalungkot na katotohanan, they are destined sa kung saan man sila dinestino ng Panginoon. At yung mga mananampalataya naman na dinisenyo ng Diyos para sa buhay na walang hanggan, hallelujah, to inherit the kingdom of God, ang makasama ang Panginoon sa walang hanggan. Pero habang nandito sa ibabaw ng lupa, nakakaranas ng kasamaan. Nakakaranas ng sumpa, ng sakit, ng hirap, ng kadalamhatian. Bakit? Because of our choices. I hope nasusundan nyo, mga mahal kong kapatid, na sana mas lalong maging malinaw sa atin yung mystery ng free will at predestination. Pag sinabi pong predestination, babagalan natin. Lahat ng bagay ay itinalaga na po ng Diyos. Alam na niya ang lahat. At doon sa pagtatalaga niya, may mabuti at masama, may buhay at kamatayan, may liwanag at dilim. At nung likhain ng Diyos ang tao, even the angels, mga mahal kong kapatid, iniligay ng Panginoon ang control tower sa kanila.
para sila ang magpasya kung ano yung magiging, sabihin natin, kung ano yung magiging, ano yung gugustuhin nila. So merong pagpili. Life is a choice, mga mahal kong kapatid. Kasabi doon sa nakalagay na title sa KGB, The Choice of Life and Death. At narito ang Panginoon na nagbigay ng option, ng choices. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life. So itang nais ng Panginoon sa mga hinirang niya, piliin ang buhay. Hallelujah. That both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest cleave unto Him. Amen. For He is thy life, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. So nasa tao po ang pagpapasya, nasa bayan po ni Israel, mga mahal kong kapatid. Hindi po nagbago ang Panginoon. Mula kay Adan hanggang sa Israel, ngayon sa church, sa panahon natin, life is a choice. Do you agree with that? It is between death and life. At alam natin kung ano ang nangyari. Paulit-ulit po na pinipili ng bayan ng Israel ang kamatayan. The curse. Yung free will ay na-exercise nila sa mga bagay na hindi mabuti. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na permissive will ang Diyos. Pag sinabi pong permissive will, pinahintulutan niya. Kaya ang tao nagkakaroon na ng sakit, that's permissive will na po. That's not the perfect will of God para sa mga hinirang niya. Ayaw ng Diyos na merong namamatay, nasasaktan ng mga hinirang niya. Nasusumpa. Pero dahil sa pagpili natin, pagpili ng mga tao na hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, kaya pinapahintulutan niya ang mga bagay na kumisan ay nakakasama sa atin. Pero every time na nagpapakumbaba tayo, di ba? Kasi ganun naman po ang tao, mga mahal kong kapatid, natututo. Nais ng Diyos sa tayo lumago at matuto. Every time na nabibigo tayo, every time na nagkakamali tayo, nais ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, tulungan mo ko, paano po ba ito? Di ba? Pag nagkamali tayo, magpapakumbaba tayo sa Panginoon, hindi ko alam kung nagagawa natin to. Di ba kapag hindi natin nagagawa yung kalooban niya, parang sabi ko nga nung nakarang Sunday, para itong yung game na Mario na ang control ay binigay sa atin. Hindi ko alam na sa bawat pagkakataon na nakakamali tayo, mga mahal kong kapatid, at nabibigo, na fail, nahuhulog, dumaranas ang mga matinding pagsubok, hindi ko alam kung sa panahon ng paglapit natin sa Diyos ay sinasabi natin, Lord, tulungan mo ko, paano po ba ito? Sino sa atin dito ang nakapag-pray na at nakipag-usap sa Panginoon na sa mga dinaraanan nating mga kahinaan, crisis sa buhay, nais nating pagpalain, di ba? Nais nating maging maayos yung pamilya, tinanong na ba natin ng Diyos? Lumapit na ba tayo sa Kanya at sabi, Panginoon, tulungan mo ko, paano po ba ito, Lord? Sapagkat Siya ang may programa, mga mahal kong kapatid. Nais ng Diyos na maging, ano tawag doon, nais ng Diyos na matuto tayo. Siguro ang sarap na pong manalangin sa Panginoon at makipag-usap sa Kanya. Sa bawat bago kayo matulog, bago gumising, di ba? Bago tuluyang bumangon, mananalangin kayo sa Panginoon, Lord, paano po ba ito? Tulungan mo po ako, Panginoon. Amen? Lalong-lalo na po sa mga panahon na nabigo na tayo. Sa mga panahon na nagkamali na. Naghihintay lang po ang Panginoon na magtanong tayo sa Kanya at humingi tayo ng tulong sa Kanya.
At sabihin natin, Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin? Tulungan mo po ako. At ang Panginoon magtuturo. Kaya nga, di ba, siya ang dakilang guru natin. Siya ang gabay natin. Siya ang kumpas natin. Siya ang lahat. At kung lalapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbabang puso, mga mahal kong kapatid, God will help us. Amen. Ituturo ng Panginoon sa atin paano natin pagtatagumpayan yan. Ituturo ng Panginoon sa atin paano mo gagawin ang isang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, na naroon sa Kanyang programa. Hallelujah. So, mayroong pagpili na ibinigay ang Panginoong Diyos sa tao. Nakakalungkot lamang, mga mahal kong kapatid, sapagkat mas napipili natin yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Na kung paanong si Adan, next slide. Okay, next slide pa. Sa first commandment ng Panginoong Diyos, Genesis 2:16 hanggang 17, ito yung first commandment sa tao na mayroong choices, mga kapatid. Sabi diyan, "And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat." Diba? Free will. You have the free will. Malaya kang makakakain. "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." So, bagamat ipinagbabawal ang Panginoong Diyos, pero may kalayaan din si Adan na kainin ito, i-take ito. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong kukunin to, huwag mong i-take to. Ang i-take mo lang ito. So alam natin kung anong nangyari, mga kapatid. Nabigo ang tao sa commandment na ito ng Panginoon. At ang napili ni Adan, dumating ang araw na pinili ni Adan, mga mahal kong kapatid, yung kamatayan. At nang siya'y sumuway sa Diyos, yung mundo na perpekto, yung mundo na nilikha ng Panginoong Diyos, yung masayang tahanan, sana, yung mainam na pamilya ni Adan, ay nasira. At nagkaroon ng kahirapan, ng pagdurusa, nagkaroon ng samot-saring karamdaman at ng kamatayan at ng kaguluhan, mga mahal kong kapatid. So ang unang nagkaroon ng pagpili na hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos ay ang taong si Adan. Next slide. Tapos kung magbasa tayo ng quotation, isiner ko na to sa group pero inayos ko lang dito. Sa pangaral ni Brother Branham na perfection, sabi dito, "Now this great change of perfection." So imagine nyo lang kasi mamaya ay meron akong ipapakitang simple illustration, mga kapatid. "Now this great change of perfection was broken." So yung nagdudugsong sa pagitan ng Diyos at sa tao at sa perfection sa lahat ng bagay, sa universe, ay nasira because of sin. "Let's draw a picture of time." Sabi ni Brother Branham, drawing tayo. It's either literal na drawing siya or mag-imagine yung mga mananampalatayang kanyang pinapangaralan na gumawa ng circle. Sabi niya, "Let's see a perfect circle." Kaya mamaya may papakita akong bilog sa inyo. "Let's see a perfect circle forever and forever." Ibig sabihin, talagang bilog siya. Na bagamat meron ng creation, merong visible things, andyan yung universe, mga mahal kong kapatid. Pero lahat ay nasa eternal na kalagayan. Sabi pa dito, "And then all of it once, sin dropped in." Pumasok ang kasalanan sa universe, sa perfection, mga kapatid. "So it comes down now. Eternity continues on, but it's not in its perfect condition. Here's a little gap comes down." Nagkaroon po ng puwang. Nagkaroon ngayon ng division. Nagkaroon ngayon ng space between man or between God and man. Nagkaroon ng tinatawag na gap, mga mahal kong kapatid.
Ito yung between. Diba? Sabi ko nga, yung between, yan yung merong pinamamagitan. Andito ang Diyos, andito yung tao. At dahil sa kasalanan, mga kapatid, yung perfection ay nasira at yung maayos at mainam na relasyon ng tao sa Diyos ay naputol. At simula nung araw na nagkamali si Adan, at lahat ng mga tao nagkakamali sa ibabaw ng lupa sa bawat henerasyon. Di ba? Every time na hindi nagagawa ang kalooban ng Panginoong Diyos, andyan po yung dusa, ang hirap, yung kabigatan. Pero kahit nasa kamatayan o korupsyon ng state ng mundo, kapag nagagawa ang kalooban ng Panginoon, kahit nasa kamatayan, masaya ka. Kahit nasa bingit ng kamatayan, handa mong ibuwis ang buhay mo. Why? Nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. Mawawala ka in physical, mamamatay ka in physical, the flesh shall perish, pero yung kaluluwa mo ay nasa kasiyahan, nasa eternity. Why? Nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sanctification process, mga mahal kong kapatid, ang pagbabago natin sa glorification, may kinalaman ng obedience. Ano meron sa sanctification? Obedience. Hindi ka masasanctify without the obedience. Nasundan niyo po ba? Ano ang ingredients ng sanctification? Ano meron sa sanctification process? Obedience. Pagsunod. Ang justification, ang pananampalataya, in-exercise natin. Napakasimple ng ginawa natin, tinanggap natin ng Panginoon, nagpabautismo tayo sa tubig. Pero pagdating sa sanctification process, dito nire-require ng Panginoong Diyos ang pagsunod sa kanyang kalooban. Ang pagsunod sa kanyang salita, mga mahal kong kapatid, ang tawag dyan ni Apostle Pablo ay the law of the Spirit. Ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. So, dumating ang panahon na ang tao ay nahiwalay sa Diyos, nagkaroon ng tinatawag na separation, ng gap, at sabi dito, breaks over this way and goes out this way. So talagang naghiwalay na po, mga mahal kong kapatid. Nagkaroon ng tinatawag na separation. So next slide, Sir Mary Ann. So may ipapakita kong simple illustration sa inyo, mga kapatid. Ang illustration na ito ay nasa imagination ko. Kumbaga, vision sa imagination. Ang propeta, nung may isang makasalanang babae na nakita niya doon sa syudad, di ba? At hinatulan niya. Sabi ng propeta, ang babaeng ito, hindi ito makakaligtas. Ang babaeng ito, anong klaseng babae ito? Prostitute, di ba? Sabi niya. Pero habang pinagmamastan niya ang babae at mali ang kanyang kaisipan, nakakita siya ng pangitain. Literal na pangitain, na hindi imagination lang. Kundi ang nakita ng propetang si William Branham ay talagang nakakita siya, sabi, di ba, nakakita siya ng pangitain at nakita niya ang mundo. Nakita niya ang earth at ang sabi doon, yung earth ay napapalibutan ng bilog. Sino nakakaalam nito? Taas ang kamay. Di ba? Yung mundo, yung earth, nakita ni Brother Branham na may nakapalibot na parang singsing, ring. Diba yung bilog, may nakapalibot na bilog din. At kulay pula. At ang Panginoong Diyos nangusap, yun ay ang dugo ni Kristo. Biyaya ng babaeng yon ay mararanasan ang biyaya ng Diyos. Kaya walang sino man talaga, mga kapatid, ito, habang binubulay ko paksang ito, walang sino man talagang pwedeng humatol. Tamang sabi na Apostle Pablo sa Roma 2, sino ang tao para humatol? Sino kang tao para humatol? Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa unahan. Ang unbeliever pwedeng maging believer. Yung believer, darating ang araw, maging unbeliever. Kasabi ni Brother Alex, noong Sunday, may mga naunang mahuli, may mga nahuling mauuna. Kaya sabi ng propeta, may tatlong surprise sa langit. Di ba? There are 3 surprises in heaven. Ano yung una? Ang unang sorpresa, yung iniisip mo, na hindi mapupunta sa langit, andon. Yung lagi mong nakikita, ang unbeliever na hinatulan mo,
O kaya kapwa mo end time message na hindi lang naniwala sa tithes ngayon, hinatulan mo na. Diba? Hindi natin alam. Anong pwedeng mangyari sa sunod na araw? Dahil nga sa free will, mga kapatid, ang tao ay talagang normal, para bang naging normal sa tao ang magkamali. Pero ang kagandahan sa mga pinili ng Diyos andon yung pagsisisi sa kanila. May program sa kanila na kahit ilang beses silang mabigaw, babangon sila. Amen! Kahit ilang beses silang magkamali, babangon at babangon sila, magpapakumbaba sa Diyos at lalapit sa Diyos. Kayong mga taong sa palagay natin ay mali ang doktrina, hindi natin alam. Baka gabi-gabi nagpipray, kayo hindi. Yung nasa extreme na doctrine, yung pinapalagay natin malang doktrina ngayon, yung pala gabi-gabi umiiyak. At yun pala ay predestinado isang araw, kikilusin ng Diyos, hahatakin ng Diyos pabalik. At yung mga mapagmataas naman, nakala nila, alam na nila ang lahat, ibabagsak ng Diyos. Hindi natin alam, mga mahal kong kapatid, kayong first surprise, sabi ng propeta, yung iniisip mo, inakala mong wala doon, andon. Yung pangalawang surprise, di ba? Yung iniisip mong nandun, dahil nagtatides, wala. Pero may pangatlong surprise na mas maganda. Di ba? Ano yung pangatlong surprise? Ang pangatlong surprise, magtataka ka, bakit andun ka? Ang pangatlong surprise, nandun ka. Nakasurvive ka sa biyaya ng Diyos. Sa kabila ng ilang beses na pagkakamali at pagkukulang, pero may mapagpakumbaba kang puso. Na every time nagkakamali ka, lumalapit ka sa Diyos, humihingi ka ng tulong sa Kanya, at nakatalaga ka na magtagumpay. Kaya, isang araw, magpapasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah, punong-puno ang puso mo ng pagpapasalamat sapagkat nagawa mong marating ang hangganan ng layunin ng Diyos sa programa niya dito sa ibabaw ng lupa at patungo ka ngayon sa eternity. So, itong ipapakita ko sa inyo ay hindi ito pangitain mga kapatid pero pinagpala ko habang binubulay ko ito, habang ito ay nasa aking imahinasyon. Kaya napaganda po na magamit ang imagination sa mga tamang bagay. Di ba? The power of imagination. So, hindi ko pwedeng masabing pangitain yan kasi imagination ko lang. Pero dahil sa imagination na ito at sa pagbubulay ko, bakit kinakailangan ang Panginoon, ang kanyang mga kamay ay nakabayubay sa krus. Di ba? Bakit kinakailangan ang kamatayan niya ay nakapako siya sa krus? Na kinakailangan ang kanyang mga kamay ay nakaganayan. Okay. So, hinay-hinay lang natin yung pag-click natin, Sir Merian, kasi dugsong-dugsong yan. Pero kunti lang naman yan, mga kapatid. So, ito yung sinasabi ng prophet ng let's draw a circle. Diba? Pwede natin tingnan na yan na yung time. Universe po yan, mga mahal kong kapatid. Pwede rin natin tingnan yan na bilang ang earth. Pero ang pinakamagandang unang imagination natin dyan, yung Genesis 1:1, in the beginning, God created the universe. Andyan po lahat ng elemento na kailangan sa creation. Andyan yung time, matters, science, light, at kung ano-ano pa. Andyan na din yung hell, yung ikapat na, yung panlimang dimension. Andyan na din yung paradise, yung first heaven. At bagamat yung bilog na yan ay object na, visible, nakikita. May mga dust na dyan, kaya nga ang tawag dyan sa Genesis 1 and 2, darkness, dito naging blue, di ba? Yung universe daw ay kadiliman. Yung kawalan ay kadiliman. At ang sabi ng Panginoon, sa Genesis 1:3, let there be light and there was light. Nagkaroon ngayon ng liwanag. At sabi ng Bible, pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag at ang dilim. So kung titingnan din naman natin to, sana yung
Masundan nyo na lang yung imahinasyon ko, mga mahal kong kapatid, sa simpleng illustration na ito. Then may sinasabi ako nung nakaraan na point A, point B, next click. So merong linya, mga mahal kong kapatid, sabihin natin na yung linya na yan ay yan na yung magiging time frame from the Alpha to Omega. Yung nasa labas ng bilog, eternity. Yung lahat ng nakapalibot sa kanya, eternity. Diba? Mula sa wala. At itong nandito, sa gitna, yan po yung tinatawag na Logos. Andiyan ang ating Panginoon. Meron din yung panakikita. Ano meron? Ano ibig sabihin ng Logos? The thoughts express. So, mula sa eternal na kalagayan, from eternity, merong thought na na-express. Kaya nga, diba, kung maalala nyo yung topic ko sa Godhead, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay in-express ng Ama, kasabay siya ng ang universe. Bakit? Lahat ng bagay ay naroon sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang sentro ng universe. He is the center of the universe. Lahat ng sabi natin nandiyan sa kalawakan ay part ng component na naroon sa ating Panginoong Jesucristo. So mula sabi natin from time from point A, paki-click Sister Mary Ann. So andito yung A. Ang titingnan na lang natin ay ang tao mula sa panahon ni Adan. At pwede nating ipalagay at tingnan, mga mahal kong kapatid, na yan din yung buhay natin. Hanggang B, next click. Diba? At dyan sa linya na yan, mga mahal kong kapatid, dito sa kalawakan. Dito sa earth na ito, na bahagi ng kalawakan. Nandito yung tadhana natin. Yung tinatawag na destiny. Yung lahat ng ginagawa ng tao, nandito tayo sa universe, mga mahal kong kapatid. Kaya nga yung iba naniniwala sa mga sojak. Tumitingawala sila sa langit. Sabi, oh, ganito ang mangyayari sa'yo. Kung ikaw ay Leo, ganyan. Diba? Ito nga yung destiny mo. Ganito nga yan, ganyan. Sapagkat inilagay niya ng Diyos ang programa sa tao. Nasundan niyo po ba? Kung ang isang hinirang ng Panginoong Diyos ay itinalaga na maging kasama niya sa darating na mapawalang hanggan. Inilagay ka ng Panginoong Diyos dito sa kanyang nilikha. Ngayon, nandito yung buhay natin. Magpapasimula ka sa point A at patungo ka sa point B, yung hangganan mo. Kung ano talaga yung destiny mo sa pagkakatalaga ng Panginoong Diyos. Pero, yung pagitan na yan, mga mahal kong kapatid, andyan yung choices. Hindi ko na po naisulat. Sa taas, ilagay natin yung life at dito sa baba, ilagay natin yung debts. Nasa pagpili. Nasa tao ang choices kung ano yung kanyang pipiliin. So alam natin kung ano yung pinili ni Adan along the way. Pinili niya ang kamatayan. Mga mahal kong kapatid. Nasusundan nyo ba? Okay, next, Sister Mary Ann. Ngayon, yung mundo may tinatawag na kompas ito. May tinatawag na apat na sulok. O sabihin natin yung east, west, north, and south. Pakilagay mo, Sister Meran, apat na click muna. Yan. So, andyan yung north, andito yung south, at yung west ay nasa kanan yan, at yung east, kaya kung titingnan yung compass, mga kapatid, kung isi-search yung compass, ganyan na ganyan yung compass. North, south, then east, and west. Diba sa pag-aaral natin sa templo, even si Brother Billy, tinalakay niya ito, na sa templong ipinagawa ng Diyos kay Moses, nasaan ang glory ng Panginoon? Saan siya nakapwesto? Saan siya nakapwesto? Sa west po, mga mahal kong kapatid. Diba? Ang most holy place, the holiest of holies, ay nasa west po. Ang Ark of the Covenant ay nakapwesto sa west. At ang meron sa east ay ang pintuan ng mga taong papasok papuntang west. Even the high priest, dadaan siya sa east, di ba? Kung nasusundan niyo yung mga pagtatalakay natin sa pag-aaral natin sa Book of Acts, ang entrance ay sa east, mga kapatid. Andyan yung pinaka
Yung tinatawag na gates, papasok at pagpasok mo ang unang bubungad sa iyo, sana nai-imagine niyo pa rin, di ba? Itong circle na to, ipinapasok na yung templo ngayon. Sana ma-imagine niyo na lang, kulang yung ano natin. Kasi mahirap pong gumawa. Kahit ako, hindi ako satisfied sa presentation ko dito. Pero sana masundan nyo, kasi ang hirap. Kailangan talaga natin ng magaling na ano na, graphic artist ba? Video creator. Na kayang ma-visualize yung presentation na napakaganda, mga mahal kong kapatid. So, andyan yung east. Kasabihin natin, next click, Sir Marianne. Ang Diyos ay nasa west part at ang tao na kanyang likha ay nilagay niya sa east of Eden. Man. Kaya nga, saan nakapwesto yung Garden of Eden? Nasa silangan. Doon niya inilagay si Adan. So kung mapapansin nyo, yung point A, yung point B, mula sa Diyos, andyan yung tao, mga mahal kong kapatid, nasa perpektong kalagayan. Nakikita nyo po ba? Perpekto. Merong mainam na ugnayan ang Diyos sa tao. Kung sa kahit hindi ko na ito elaborate masyado, sa mga pangaral dati at pagtuturo, madali natin itong maintindihan. Yung Diyos nasa, sabihin natin, nandoon sa kanyang trono in west part at ang tao, sa templo, mga mahal kong kapatid, at ang tao naman na nasa east part na kung paano si Adan ay nilagay sa east of Eden, sa silangan ng halamanan ng Eden, merong perfect harmony ang tao sa Diyos. Kung paano ang Diyos pumapanaog doon sa tinatawag na holy place or most holy place sa kanlurang bahagi ng templo, di ba? At merong high priest na papasok doon, nagkakaroon ng communication. Doon sa tinatawag na templo, sa pinakabanal na dako, ang Diyos ay pumapanaog at nababadha ang kanyang kaluwalhatian at nagkakaroon ng pagtutubos. Yung high priest ay papasok sa silangan, diba, andyan yung tao, papasok siya papuntang west. Kinakailangan niyang daanan yung mga naroon sa templo. Dadaanan niya yung table of showbread, nagre-representa ng salita. Dadaanan niya yung seven golden candlestick, diba? Hindi basta-basta makakapunta sa west. Pagpasok mo sa gate, anong unang babadha sa'yo? Diba, andun yung outer court? Andun sa outer court, yung tinatawag na wash basin. Hindi ka pwedeng pumasok sa inner court na hindi ka maghuhugas doon sa plangganang may tubig sa labas. That's representation ng justification. I hope nasusundan niyo. Mas maganda pala nilagyan natin 'to pagkatapos ng bilog, nilagyan natin ng rectangle para ilagay natin yung templo. So imagine niyo na lang. Sana ma-imagine niyo. Kasi doon ko po talaga kinoconnect, mga mahal kong kapatid, yung imagination na to, yung kaisipang ito. Papasok ang high priest na dadaanan yung mga mahalagang bagay na nilagay ng Panginoon doon bago siya makarating sa kanlurang bahagi. At pagkatapos ang Diyos ay bababa, kinakailangan niyang daanan yung proseso na yan. Kaya kung titingnan niyo, mga mahal kong kapatid, kung ang dating buhay ng tao ay from A to B, ngayon, baliktad na from B to A. Na dapat sana from A to B. Sabi ko nga kanina sa pagpapasimula, yan ay si Adan. Na dapat sana tuloy-tuloy. Pero dumating ang araw na nagkaroon ng pagpihit. Hallelujah. At kinakailangan yung tao mula sa east pumaroon sa west sa templo. Dadaanan niya yung napakaraming mahalagang bagay na ipinagawa ng Diyos kay Moses. Doon sa kanan ay ang seven golden candlestick na nagre-representa ng liwanag. Diba? At doon naman sa kaliwa, andun yung table of showbread na nagre-representa naman ng salita ng Diyos, yung sanctification. At doon sa inner court, mga mahal kong kapatid, andun yung mga Levites. Lahat ng mga pari, mga priest lang, hindi high priest, lahat ng priest, mga musicians, andon sa inner court.
So kahit papaano nakapasok yung mga Levites noon. Pero yung sumunod na part, yung most holy place, bago siya makapasok sa tabing ng naghihiwalay ng inner court at ng most holy place, ay yung tinatawag na, di ba may parang table. At ang tawag doon, tables of incense. Na kinakailangan magsindi doon at mayroong usok na masasamyo ang Panginoong Diyos. Mayroong oil, di ba? Olive oil na ilalagay doon at pagkatapos sisindihan para umalingasaw yung amoy. At kapag nagustuhan ng Diyos yung amoy, makakapasok yung high priest. At ganun po sa langit, mga kapatid ko. Di ba? Sabi ni Pablo sa Hebrews 9, kung ano ang disenyo ng templo na pinagawa niya kay Moses, ganun ang nasa langit. Shadow ang tabernakulo kung ano meron sa langit, mga kapatid. At kapag nakapasok na siya doon, ang naroon sa pinakabanal na dako sa west part, sa dulong bahagi, parang ganito, ay ang Ark of the Covenant. At doon sa Ark of the Covenant, meron ding planggana sa ibabaw. At merong dalang dugo ang high priest. At kinakailangan ipahiyat doon, ilagay niya doon. At kapag ang high priest ay karapat dapat, dumaan siya sa sanctification, naging malinis siya, banal siyang nakapasok sa pinakabanal na dako, ang Diyos ay papanaog. Mararanasan ng high priest yung tinatawag na Shekinah glory. Ano yung Shekinah glory? Yung kaluwalhatian po ng Diyos. At kapag ang Panginoong Diyos ay pumanaog, ang pagtutubos ay naganap. Tinanggap niya ang hain. Tinanggap niya ang dugo na naroon sa Ark of the Covenant. At anong gagawin, mga kapatid? Lalabas yung high priest at pagkatapos hihihip ng trompeta, ng pakakak. At kapag hinipan na ang pakakak, magdiriwang na ang mga Hudyo, ang mga Israel. Bakit? Malaya na sila. They are all forgiven. Lahat ng kanilang utang ipinatawad. Kapag yung high priest ay nakapasok, nakarapat dapat at nakalabas na buhay doon. At sa espiritual na kalagayan, mga mahal kong kapatid, ang ating Panginoon, di ba sabi nga, hindi huwag ka nang umalis dyan, Sir Marian, babasahin ko na lang, babasahin ko ulit yung ating pinaka-main text, 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 6. Tingnan nyo na lang sa inyong mga Bible, sabi sa verse 5, for there is one God, andyan na sa west part, for there is one God and one mediator. Ibig sabihin, nasa pagitan ng A and V or ng God and man. Sabi dyan, one mediator between God and man, the man Christ Jesus. And verse 6, who gave himself a ransom for all. Na ibinigay niya ang kanyang sarili para pambayad, pangtubos sa lahat. To be testified in due time, at isang araw, ito daw po ay patututuhanan. Darating ang araw, mga mahal kong kapatid, na ang ginawa ng ating Panginoon na pagtutubos ay ipapahayag ito. At lahat ng mga tinubos, di ba, na naroon sa aklat ng Kordero ng Buhay, ipapahayag na ang mga ito ay tinubos ng Kordero. Amen. At sa lahat ng mga itinalaga ng Panginoon, bago pa itatag ang lahat ng mga bagay, tiyak na naroon sila. Patutuhanan ng Panginoong Diyos ng mga ito, hallelujah, ay bahagi ng mga taong kanyang tinubos. Isang araw, sabi dito, it will be testified in due time. So napakaganda sana ng relasyon ng tao sa Diyos, mga kapatid. Try to imagine mo, balik tayo kay Adan. Bagamat napakalaki ng universe, di ba meron ng north, south, west, and east. Napakaraming planeta. There are billions of planets and stars. Millions of galaxies. Try to imagine that. Paganahin yung imagination nyo ulit ngayon.
Sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the universe. Tuldok. Ano meron sa universe? Million of galaxies. In every galaxy, there are trillion innumerable stars. And every star, there is a planet. Or there, plural, there are planets, Brother Wilson. Nasabi ng kasulatan, innumerable planets. Pero nang nilikha ng Diyos ang taong siyanan, sila ang pinakasentro ng universe. Ngayon, para bang hindi natin ma-enjoy kasi limitado tayo. Ginagapos tayo ng lamang ito, mga kapatid, na hindi natin kayang tagusin ang ikaapat na dimensyon, ang oras. Hindi natin kayang mag-backward and forward. Hindi natin kayang balikan ang nakaraan at tingnan ang hinaharap. Diba? Ikaapat na dimensyon sa pag-aaral ng science, ng physics at kung ano-ano pa. Dahil sa lamang ito, dahil sa kasalanan ng magkamali ang tao, naikulong tayo at naibalanggo sa limitadong kalagayang ito. Hindi natin ma-enjoy. Ang nakikita lang natin ay ang mga bituin. Di ba? Pero every time na may problema tayo, every time na nabibigatan ang ating puso, ang ating mga damdamin, ang inahanap natin ay ang creation ng Diyos. Tinitingnan natin ang kalawakan, ang dagat, ang mga nilikha niya at nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Di ba? Yung creation ng Panginoon, hallelujah, ay nagiging instrumento para magkaroon tayo ng, minsan tinatawag natin itong refreshing, pag-unwinds. Pero hindi natin alam na darating ang araw at ito ang pagkakatalaga ng Panginoon sa atin, na itong physical na ito, itong flesh na tila po ba naging limitado tayo, ay sabi pa ng scripture, papalitan ito to be able na ang maranasan natin ay ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos at ma-enjoy natin. Maranasan natin yung perpektong disenyo ng Panginoon sa tao. Napaganda ng relasyon, pero dumating ang araw, nang tao ay nagkasala. Next click, Sister Mary Ann. So nagkaroon po ng space ang tao sa Diyos. So kung nakikita niyo, yung kulay itim na yan, yan yung sabihin natin, naging pagitan na po ng tao sa Diyos. Wala na. Anong sabi ng Bible sa Isaiah? Yung trono ng Diyos, doon sa kanyang paa, mga kapatid, ang meron na ay kadiliman. Thick darkness of clouds. Kaya kung titingnan nyo yung universe, napakahiwaga po ng universe ngayon. Sa mga pag-aaral, ang universe, mga mahal kong kapatid, ito, illustration ko lang to, ang third part ng universe ay puro kadiliman. Yung one-third. At yung one-fourth lamang, di ba, naaralan yung pagtuturo ko dito? Yung one-fourth lamang na natutuklasan ngayon na nakikita ng mga dalubhasa, na andyan yung mga galaxies na nakikita natin, na enjoy natin sa kanilang phase, di ba, balita sa news, ay ikaapat na bahagi lamang ng universe. At ang ikatlong bahagi, tama ba? Yung tatlong bahagi, one-third. Tama ba? One-third? Sabihin natin ito, mga kapatid, yung from north to west to south to east. Asan yung panturo natin, Father Billy? Pwede, siguro mag-ano tayo, mag-order tayo ng stick. Father Richard, huwag mo kalimutan, may na-order sigurong stick. So magagamit ulit natin yung stick natin ngayon. Sana yung stick na humahaba, yung may pinipindot, para madali ding masusungkit yung mga inaantok. Hindi lang basta pang turo. So kung titingnan nyo ito, ito yung ipinapaliwanag ko, mula dito, itong part na to, mga kapatid. Yan. Hindi pa akong may sabi niya na,
yung mga scientist, yung mga dalubhasa, mga nag-aaral. Nang sabi nila, hindi na nila to kayang tagusin. Itong part na to. Yung mga nakikita natin, mga galaxies na kamangha-mangha. Nasa one port lang yan. Sabi natin, andito lang yan, itong bahaging ito. At ang sabi ng Biblia, hindi ko na po babasahin, sabi ng Biblia, sa trono ng Diyos, walang basta-basta talaga makakaparoon sa kanya. Kasi ang sabi doon, nang nasa ilalim ng trono ng Diyos, sa kanyang talampakan, mga kapatid, ay puro kadiliman. So yun ang naghiwalay ngayon sa tao, yung kadiliman na yun. Kaya ano meron sa kahanginan natin? Ano sabi na Apostol Pablo sa Episo? Ano meron sa atin? The force of evil. Ang lahat ng nariyan ay puro elemento ng kaaway. The evil forces, mga mahal kong kapatid. At yung mga taong naghahanap sa Diyos, di nila masusumpungan ng Diyos. Yung bansang Russia, di ba? Maniniwala lang daw po sila sa Diyos kapag napuntahan nila yung lugar kung saan naroon ang Diyos. Pero sino sa atin dito ang gustong makarating sa lugar ng Panginoong Diyos? Hallelujah. Tawirin ang kadiliman from darkness to light. So dahil sa kasalanan, mga kapatid, nagkaroon ng gap, nagkaroon ng ang dilim na yan, hindi ang basta-basta. Yung napakainam na buhay ng tao, try to imagine na yung dilim na yan dahil iwalay ang tao sa Diyos, nagkaroon ng separation, ay yan yung karanasan natin na hindi natin nagagawa ang kalooban niya. Walang pag-asa, hindi natin kayang ipagtagumpayan ang kahinaan ng laman, nasa mga karamdaman tayo, nasa mga kakulangan, nasa mga pangangailangan. Lahat ng nararanasan natin na hindi maganda, andyan sa kulay itim na yan, mga kapatid. Kaya yung pagpili ng tao, yung free will na exercise, na dapat sana hindi magsasakit ang mga hinirang ng Diyos. May ibang kaparaanan ang Panginoon. Pero dahil sa maling pagpili, kaya nagkaroon ng tinatawag na gap, mga mahal kong kapatid, yung perfection ay nasira. Yung nilikha ng Panginoon na sabihin natin yung universe, yung earth, yung mga taong nandyan, yung mga nabubuhay, ay nawala sa tamang kalagayan. Nagkaroon ng corruption. Pero salamat, sabi ng teksto natin, 1 Timothy chapter 2, verse 5 and 6, merong isang namagitan sa atin. Merong isa na bumaba from eternity. He stepped down para tayo ay tubusin. Isaayos, mga mahal kong kapatid, yung universe na naging magulo. So, yan lang yung kaya kong illustrate. Pero kung titingnan nyo, hindi, di ba, hindi magandang merong kulay itim sa gitna. Yan yung representation na hiwalay ang tao sa Diyos, na merong kasalanan. Yung sinasabi ng prophet na merong nag-drop. Pero salamat, merong namagitan sa atin. Next slide. So, andyan yung cruz. Kung si Brother Branham ang nakita niya sa pangitain ay pabilog, nasisirkilan yung earth, o yung earth lang, ang nakita ko ang universe ay ang cross ng Panginoon. The spiritual cross. Diba, si paano na-convert si Constantine from pagan to Kristyanismo? Yung emperor na si Constantine na nagpasimula ng Roman Catholic Church, na sa una ay mainam yung kanyang pagpapasimula. Ano nakita niya sa pangitain? Cruz.
Literal na krus yung kanyang nakita. Kaya na-convert siya sa Kristyanismo, mga kapatid. Pero ang nakikita ko ngayon, hindi lamang sa kasalukuyang panahon, sa kasalukuyang sitwasyon na meron ng tao. Dahil hindi natin alam kung nasaan na yung mga namayapa sa Panginoon. Nasaan silang part ng universe. Ang alam natin, nasa paradise sila. They are in the universe, pero asang bahagi? Sobrang lawak nito. Hindi sila nalalayo sa West Park, sa paglalarawan. Kasi sabi doon, nasa yung mga souls under the altar, nandoon sa altar. Para ang paglalarawan niya, nandoon sa part ng table of incense. Kaya nga, di ba, sa Revelation, sabi doon, yung mga banal na umiiyak, yung panalangin nila, yun yung incense. Yung panalangin ng mga banal na umiiyak, yun yung naamoy ng Panginoon. Kaya nasabi ng Panginoon, maghintay lang kayo, magtiis kayo. Isang araw, ipaghihiganti ko kayo. Di ba? Yung mga pinatay ng mga Kristiyano, pinatay ng mga banal nung unang panahon, they are in the souls under the altar. Bagamat marami sa kanila ang mga nasa pagkukulang, sa pagpasok ng ikatlong kapanahunan ng iglesia, nawala na sa tamang aral ang simbahan, hanggang kay Luther, hanggang kay Wesley. Pero lahat ng nabuhay mula sa panahon ni Pablo hanggang sa panahon natin, sa mga hinirang at itinalaga ng Panginoon, na kahit yung linya ng guhit ng buhay na ibinigay ang kontrol sa tao, at kadalasan, at ito talaga ang nangyayari, mga kapatid, kabiguan, kadiliman ang nararanasan natin. Merong dugo ni Kristo, may cross ni Kristo na nagpagaling sa atin. Kaya tingnan nyo yung Red Cross, tingnan nyo yung sa hospital. Doon sa bahay ni Sir Matit dati, kapansin-pansin, minsan gusto kong gayahin yun eh. Doon sa pagtaas mo sagdan sa bahay nila, ang una mong makikita, maliit na cabinet. May maliit, ay hindi, basta may maliit doon na cabinet. At doon sa maliit na cabinet na kulay puti, may krus. Ano meron sa krus na to? Pag binuksan mo, puro mga gamot, mga pangtusok, band-aid. Diba? Makikita mo kulay pula. Ano meron sa ospital? Kulay pula. Pero salamat ang universe, mga kapatid. Yung mga nasa paraiso, kahit yung mga taong nandoon sa souls, sa yung tinatawag na yung mga makasalanan na pinuntahan ng Panginoon, inextend doon ang dugo. Ang ating Panginoon ibinayubay sa Cross of Calvary sa lugar na tinatawag na bungo. Pero ang spiritual aspect, sa spiritual na kalagayan, habang nakapako ang Panginoon sa Cross of Calvary, bumaba siya sa kadaliman. Inextend niya ang cross sa lahat ng mga nangangailangan. At tingnan nyo, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, kano sabi sa first, sa Ephesians chapter 1, lahat ay pinag-re-reconcile. Nagkaroon ng reconciliation, ng pagsasaayos, ng pagbabalik dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Next slide. So itong nai-imagine ko, mga kapatid. Yung isang kamay ng Panginoon andun sa Ama, at yung isang kamay niya nasa tao. Bukas na palad ng Panginoon na inaabot sa atin, na nais ng Panginoon kumapit tayo sa Kanya. Can you say amen to that? Diba? Ang nakikita ko sa palad ng Panginoon ngayon ay hindi palad na nakapako, kundi mga kamay na nagdudugsong sa Diyos at sa atin. Kamay ng Panginoon na kapag inilagay natin ang ating kamay, hindi niya tayo bibitawan. Siya ang naging tulay natin sa Ama. Amen. Siya ang namagitan sa tao na makasalanan. Siya ang naging sentro ng kagalingan, ng paghihilom, ng restoration, ng pagkabuhay na mag-uli ng mga taong nangamatay kay Kristo. Siya din ang magiging sentro ng pagbabago natin. Amen. Pero kinakailangan mong hawakan ang kanyang kamay.
Amen. Ano ibig sabihin ng paghawak sa kamay? This the hand of faith. Ang kanang kamay, ang kamay, mga mahal kong kapatid, ay nagre-representa sa pananampalataya. Kinakailangan mong manampalataya sa Panginoong Diyos, tanggapin ang Panginoong Hesukristo para magkaroon ka ng ugnayan sa Ama. At hanggang ngayon siya'y mamamagitan, mga mahal kong kapatid. Hanggang ang dugo ni Kristo ay nariyan. Ang krus ni Kristo ay nariyan. Hallelujah. Ilang beses man mabigo ang mga anak ng Diyos dahil sa tinatawag na free will na yan, na bound, doon sa linya na yon na naging itim, pinapulayan ng dugo ni Kristo. Ang nakikita ng Diyos Ama ay hindi ang linyang perpekto ka, hindi ang linyang naging maitim dahil sa mga pagkukulang at pagkamali mo. Ang nakikita ng Diyos ngayon, hallelujah, ay ang linyang pula. Amen. Ang dugo ng kordero na nabubo para sa atin. Nakikita niyo bang may tumutulo-tulo? Nakikita ba sa ano? Sa presentation natin. Hindi yan basta picture lang eh. May tumutulo dyan. Nakikita niyo ba? Ah, hindi niyo kita. Kung lalapit kayo, makikita niyo mga kapatid. So yan ang aking imahinasyon. Hindi ko alam kung mag-a-agree kayo sa napagandang imahinasyon na aking napagbulay-bulay. Ang nakikita ko ay mga kamay ng Panginoon. Hallelujah. Na ina-extend sa atin. Ako titingnan nyo sa Revelation chapter 5. Diba? Anong sabi doon? Inunat ng Panginoon ang kanyang kamay at kinuha sa kamay nung nakaluklok doon sa trono ang aklat na nasisilyuhan ng pitong tatak. At pagbaba ng ating Panginoon, diba? Pagbaba niya sa Revelation chapter 10, nakaunat ang kanyang mga kamay, hawak ang aklat. At anong ginawa doon sa aklat? Inaabot kay Juan na minamahal. At anong dapat gawin ni Juan na minamahal sa aklat? Kunin sa kamay ng kordero. At pagkatapos, anong ginawa ni Juan sa aklat na bukas? Kinain niya. Ibig sabihin niya, tinanggap niya ng buong buo. Sinampalatayanan niya. So salamat sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid ko. Sapagkat hindi ang perfection ang nakikita sa atin. Hindi na ang ating ang itim na linya ang nakikita. Ang nakikita ng Diyos Ama, hallelujah, ay ang kulay pula na linya. Ang dugo ni Kristo, ang krus ni Kristo na nag-ugnay sa atin sa Diyos. Nais kong bumasa ng ilang mga quotation, mga kapatid, next slide. At malapit na tayo magtapos. Huling tatlong quotation. Sabi ng prophet sa kanyang pangaral na exposition of the seven church ages, he filled the gap of separation. Why will this overcomer, this believer, escape and go into realms of eternal life and bless? Paano sila magiging mananagumpay, ang mga mananampalataya, paano sila nakatakas sa kamatayan? At ang tinungo nila ay ang lugar ng walang hanggang buhay na merong kasiyahan. Sabi niya, because Jesus paid the price to ransom us from sin. He filled the gap of separation. So, na-imagine niyo ba yung drawing natin, yung illustration natin? Yung kulay itim, sabi niya, he filled the gap, yung division, yung minus. Kung ibabalikan natin yung illustration sa imagination natin, mula sa linyang puti, naging itim na malaki. Minus, ang daming ibinawas sa atin. Pero salamat ang krus, may idinagdag sa atin. Subtraction, inalis yung marami sa atin, mga kapatid, dahil sa kasalanan. Pero dahil naman kay Kristo, dahil sa krus of Calvary, merong mga idinagdag sa atin. He filled the gap of separation, yung division, yung pag-divide doon sa napaka-perfectong disenyo ng Panginoon sa tao. Nagkaroon ng separation, ng minus. Ang daming nawala sa tao, pero nang dumating ang ating Panginoon, He filled the gap of separation. Kaya kinakailangan, hindi lamang isang kahoy na nakaganyan. Kinakailangan merong paganito. Ipinapakita na mula sa taas hanggang baba, merong namagitan sa atin. Kaya nabuo yung krus, mga kapatid ko. Kaya ang krus, hindi basta sign of the cross lang yan.
Yan ay sumisimbolo ngayon sa ginawa ng ating Panginoon na pagtutubos sa atin. He filled the gap of separation and we who were a part of are now made nigh by the blood. So dating from west to east, nahiwalay ang tao, kinakailangan merong high priest na papasok. Pero nang dumating ang ating Panginoon, siya ngayon ang nagdugsong sa atin. And they will never come into condemnation. Amen. Yung mga hinirang, hindi nila mararanasan ang condemnation, ang parusa. They will never be in that lake of fire if you are predestined sa bagay na yan. Kahit gaano ka karaming beses na mabigo dahil sa free will na yan, mga mahal kong kapatid, mamatay ka man in physical, maraming pagkukulang, ibabangon ka ng Diyos isang araw. At kung hindi ka pa man mamamatay sa kasalukuyang panahon at patuloy ka sa pagkakamali at pagkukulang dahil sa kahinaan, ibabangon at ibabangon ka ng Diyos at tuturuan ng Panginoon kung anong nais niya para sa iyo. Hallelujah. Sabi diyan, they can never be lost for He will lose none of them. Walang mawawala ni isa sa kanila. Not one of the redeemed will be anywhere except where Jesus is. Wala daw ibang lugar para sa mga tinubos. Hindi sa lake of fire, hindi sa kung saan, mga kapatid, hindi sa kawalan, kundi kung nasaan daw po si Kristo, ang ating Panginoon, andoon ang mga tinubos. Can we say amen to that? Hallelujah. So He filled the gap of separation. The next, sa kanyang pangaral na perfection, narito ang oras, sabi ng propeta, time is this little loop, yung pagitan. It loops down. Jesus was from eternity to eternity, but He stepped into the time space and was made flesh and came through here in order to sanctify or put a streak of blood all across this place to redeem it and connect it back with God again for all eternity. You see it? That's all time is. Amen. So ang ating Panginoon, siya mga mahal kong kapatid, ang nag-connect sa atin pabalik sa Diyos. Next slide, last slide. So ito na yung ma-imagine nyo. One stand in the gap. Merong isang nakatayo sa gap na yon. And remember, there's already been one stand in the gap. And no one else can stand. So walang ibang pwedeng tumayo doon. Walang ibang pwedeng mamagitan sa tao patungo sa Diyos. There's only one between na magpupuno dyan, mga kapatid ko, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang mga Diyos-Diyosan, hindi ang mga gawa natin na anuman, hindi ang iglesia, ninuman. It is only the Lord. Ito'y ang Panginoong Jesucristo lamang na nakatayo at kahit sinong tao, hindi pwedeng palitan si Kristo sa kanyang kinatatayuan. Siya ang sentro ng ating kaligtasan. He's the one who stand in the gap and no one else can stand. You either have to accept that remedy, di ba? Yung remedy, yung cross, yung healing, hallelujah, yung restoration. It's either you receive it or reject it. So napakapalad ng mga tao na nakilala nila ang doktor ng mga doktor na nagpapagaling ng kaluluwa at spirito. Na nagsusupply ng buhay, hindi lamang ng buhay sa physical na ito, kundi ng buhay na walang hanggan. Sabi ng binasa natin sa Deuteronomy kanina, piliin ninyo ang buhay sapagkat siya ang inyong buhay. Kaya sana yung kamay ng ating Panginoon na inaabot sa atin, hawakan natin. At huwag kayong mag-alala, mga kapatid ko, hindi natin lakas ang hawak. Hindi lakas natin ang magsosurvive sa atin. Just put your hands in the hands of the Lord. Bahala na po ang Panginoon sa atin. Kagaya ng agila, sabi sa Deuteronomy 32, sa kagaya ng agila na tayo kanyang tinatangay. Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So kung mapapansin nyo, in conclusion,
Yung kulay itim na yon, mga mahal kong kapatid, yung puti, yung itim, predestination yon na merong tinatawag na free will. Meron ng tapos na plano ang Diyos, linagay ng Diyos both life and death, at inilagay ng Panginoon ang control sa tao para pumili. Na bagamat alam ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, bagamat alam ng Panginoon na pwedeng mapili ng tao, ang isang bagay na kanyang inilagay doon, pero inilagay niya para sa kaluguran niya. Pwede naman sana ang paglikha ng Diyos sa tao from A to B na kaagad. Pero inilagay niya sa tinatawag na in-between. At doon sa in-between na yon, pinahintulutan ng Diyos na ma-exercise ng tao ang pagpapasya. And every time na pumipili tayo, it's either nabibigyan natin ng lugod ang Panginoon o ng kalungkutan. It's either blessing ang ating tinatanggap o cursing. Pero anuman ang ating maging karanasan sa in-between na yan, if you are predestinated seed of God, anuman ang mangyari sa iyo, kaya pantay-pantay tayo dito. Walang mataas, walang mababa, walang maliit na kasalanan, malaking kasalanan, walang magaling at walang hindi magaling. Lahat tayo, pag pinag-usapan ang kaligtasan, ang biyaya, hallelujah, lahat tayo pantay-pantay dito. Ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo lahat ay magsitayo. Nais kong umawit tayo ng isang awit. Awitin natin yung Thank you for the cross, Lord. Ano nga yung title nun? Worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb, mga kapatid ko. Tunay na karapat-dapat ang kordero na nag-alay ng buhay para sa atin. He's worthy natin siyang purihin. Siya ay karapat-dapat na pasalamatan sa bawat sandali ng ating mga buhay. So, dati mystery ito. Sana po ay revealed sa atin ngayon. From mystery to reveal to victory. Sabi ng binasa natin ng Sunday, 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58. But thanks be to God who gave us victory through our Lord Jesus Christ. Awitin natin to, mga kapatid. Hallelujah. May sapat tayong oras para umawit. At mananalangin lamang ako ng maikling panalangin at ibibigay ko sa ating kapatid, Brother Richard, ang closing prayer, yung final closing prayer. At last ko rin po palang ipaabot, mga kapatid, na bukas, speaker ako sa isang gawain. Speaker po ako sa... Anong lugar yun? Nakalimutan ko yung lugar ni Pastor Sandy. Pangasinan ba yun? Anong lugar ni Pastor Sandy, Bill? Pangasinan ba siya? Pangasinan, no? Basta sa norte. Kaya lang, via Zoom. So, via Zoom, magbibigay siya ng link sa atin. Kung gusto nyong makinig ng preaching bukas, alas 7 ng gabi, ibibigay ko yung link sa group. Kung meron kayong Zoom, kailangan nyo lang ng Zoom, pwede kayong umantabay. At I encourage you na sumubaybay para makilala niya tayo kahit sa Zoom lang, mga kapatid. So, isang araw, dadaan kami doon pag niloob ng Panginoon. Hallelujah. So please pray for me para sa gawain bukas. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you bring all my sin and shame. In love you came and gave me. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for the name. Your blessing flow. Now all I know, amen. Your forgiveness.
we crown you now with many crowns. Yes, Lord, you reign victor for you. Son of God, the treasure of heaven crucified. Amen. Worthy is the name. Worthy is the name. Let us praise the Lord. Hallelujah. Hanggang katapusan, pagpapasalamat, pagdakila at pagluwalhati, Panginoon. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Praise you, Lord. Tinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalangitan. Pinapasalamatan, pinapupurihan, Panginoon. Jesus. Thank you, Lord. The treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Worthy is the Lamb. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let us bow our head, mga kapatid. You are worthy, Lord, to receive glory and honor and praise, Lord. Salamat po sa pag-aalay mo ng buhay sa bawat isa sa amin. Thank you for the cross of Calvary. Mas lalo naming na-appreciate, Panginoong Diyos, ang ginawa mo. Ipinaalala mo sa amin muli ang iyong ginawa para sa amin. You stooped down from eternity, Lord. You became one of us para po iligtas kami at ibalik sa dati naming kalalagayan. To bring us back again to God. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga salita mo. Dalangin ko po na ang mga salitang ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Every time na kami po ay nasa pagkukulang, nasa kawalan ng pag-asa, nasa mga panlalamig o kahinaan, dahil sa aming mga maling pagpapasya o pagpili. Naway manariwa, parati Panginoon ang iyong salita sa amin. Ipalala mo sa amin, dakilang Diyos, na mayroong araw, panahon, hallelujah, na tinubos mo po ang bawat isa sa amin, na inaalay mo ang iyong buhay, Lord, sa krus ng Kalbaryo. At talangin ko din po, Panginoong Diyos, na nawa, Lord, hindi kami malimit na masumpungan sa mga maling pagpili at pagdedesisyon, sa mga pagkukulang, kundi nawa, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo po ang bawat isa. Hallelujah. Speak to us, Lord. Mangusap ka sa kaibuturan ng aming mga puso. Dalhin mo kami sa pagpapakumbaba sa iyong paanan. Ang mga kapatid nasa tila po ba malayo ang kalagayan sa iyo. Lord, abutin mo sila ng iyong kamay. Hipuin mo ang kanilang puso at ipakita ang iyong bukas na palad, Panginoong Diyos, na naghihintay para sa kanila. To embrace you, Lord, to hold your hands and to put the trust in you. Hold to the unchanging hand of you, Lord. Hallelujah. And to build our trust in you. Lord, sa mga kapatid na nasa panlalamig, nasa mga
pag-aalinlangan, nasa kahinaan, dahil sa pita ng laman. Lord, extend mo po ang iyong makapangyarihang kamay. Kamay na naroon ang dugo ng tipan na nabubo para sa amin. Nanawa, Lord, makita namin ito through by faith, Panginoong Diyos, at magawa namin iabot ang aming mga palad at hawakan ang iyong mga palad, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya. Restore us, Lord Jesus. Restore them, Lord, mga kapatid na nasa ibang lugar. Mga kapatid na hindi namin nakakasama tuwing araw ng Wednesday, Lord. Ipuin mo po ang kanilang puso. Makita nawa nila ang bukas mong palad, Panginoong Diyos, na nakaunat para sa kanila. Restore every one of us, Lord. Hallelujah. Kahit man po sa mga hindi pa sumasampalataya sa iyo, sa mga bisita namin, sa mga kakilala, kamag-anak, kaibigan namin, makita nawa nila ang iyong bukas na palad na naghihintay para sa kanila. Hallelujah. I know, Lord, marami ka pang tatawagin. Marami kang i-restore, Lord. Ibabalik. Marami kaming kapatid na nawala, nawalay sa amin, nawala, Panginoong Diyos, sa gawain. Pero patuloy kaming umaasa. Patuloy kaming nagtitiwala sa iyo. Maraming mga fellowship ang nagkaroon ng lamad, Panginoon, na nagkaroon ng separation. Pero patuloy kaming umaasa na ang divisyong ito, ang subtraction na ito ay magiging krus, Panginoong Diyos. Muling maibabalik, maidadagdag ang nawala. Hallelujah. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, Panginoon. At kung nasumpungan mo man po kami sa mga pagkukulang, mga maling kaisipan, judgment, Lord, sa aming puso at isipan, patawarin mo po kami, Panginoon. Kung nasumpungan ang aming puso at kaisipan sa envy, hatred, Lord, pagkatampo, pagkagalit, kawalan ng pagpapatawad, una sa pagmamataas, Lord, tulungan mo kami na maibaba ang aming mga sarili. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na maalis ang mga hatred sa aming puso. Nais namin magkaroon ng mainam na fellowship. Sabi mo, Panginoon, na kahit ang kaaway ay magagawa naming pagpalain. Na kahit ang kaaway ay magagawa naming ipanalangin, Panginoon. Kung hindi namin kayang gawin yun, Lord, kung merong bigat sa aming puso, there's hatred, Lord. Ang mga iniingat ng mga nakaraan, kadiliman, Panginoong Diyos, mga bagay na nangyari sa nagdaan na hindi mabuti. Lord, tulungan mo kaming maisuko ang lahat ng ito. Ang nais namin maghari sa aming puso ay pagpapatawad, Lord, forgiveness. Ang nais namin madama, magkaroon ng desire sa aming mga puso is embrace, Lord, love, care for the brethren. Hallelujah. Para sa mga taong nangangailangan. At kung nasumpungan mo kami sa pagmamataas, Lord, patawarin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami. Nais namin marating ang dulo. Nais namin magtagumpay, Panginoon. Alam ko na meron nakaprograma sa amin na victory, Lord. Hallelujah. Na maranasan ng mga blessing, mga pagpapala. Hallelujah. Help us, Lord. Nanaway matuklasan namin ito, makita namin ito, Panginoong Diyos. At maranasan namin ito sa tulong mo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa paksa na iyong ipinagkaloob sa amin. Ilangin ko ng paksang ito ay mag-encourage po at magpatuloy na mag-encourage sa aking mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat. At malugod na ibinabalik ang lahat ng pasasalamat, papuri, pagdakila. At ito ay sinasamo, itinadalangin. Itinataas ay pagdakila at banal na pangalan. It is only in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Awitin natin ulit.